Jello Rason, magpapasikat ngayong PBA Commissioner's Cup para sa TNT Tropang Giga. At Troyo Rosario, paano nga ba ginulat at sinorpresa ang mga Jens fans maging mga bashers ng Hinebra? At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or pakifollow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po. At about dito sa nakakagulat na balita about kay Troy Rosario. Matatandaang sa mga nakaraang araw ay napabalitang nireject ni Troy ang mga naglalakihang offer para sa pinapangarap niyang team mula sa kanyang pangkabata. So huling naglaro si Troy Rosario para sa team ng Blackwater Bossing. Ilang koponan din ang nanligaw sa serbisyo nito si Troy, kabilang na nga dyan ang TNT, Blackwater, Converge at ilang koponan mula sa Korea League, Japan B League, pero mas naging matimbang nga umano ay ang Hinebra. So about sa nakakagulat na revelasyon kay Troy, ito pala nireveal na nga po mismo ni Sir Snow Badwa mula sa kanyang FB page na kung saan ayon sa nakasaad rito credit po. It's confirmed after receiving an info from a very handsome follower, I was able to double check and counter check the fact. Troy Rosario already signed with Hinebra since game 2 of the finals. So yun, ibig sabihin pala, noon pa, nakapirma na si Troy para sa Hinebra. So sa naging balita ngang ito, ang daming fans nga po ang nagulat. Lalo na ang mga Hinebra fans na siya namang ikinasaya ng mga taga-suporta ng Barangay Hinebra. So yun, Jello Rason. Yan ngayon ang player na pinakabago sa dinagdag sa lineup ng TNT Tropang Giga. 5'11" guard Jello Rason, he is undrafted player dito sa PBA pero ito talaga rin yung player na nasa college pa lang noon ay nakitaan na talaga ng potential. Siguro yung pagpasok niya ng PBA noon wrong timing kaya di siya napili sa PBA rookie draft. Pero sa mga hindi nakakaalam, produkto ito ng Perpetual na siyang naging teammate noon ni TNT player Kim Aurin na kung sa ay grabing ligsi at husay ng pinamalas nito noong naglalaro pa ito sa Perpetual. Bukod dyan, batay sa career history nito, naging player ito sa PBA D-League para sa team ng Perpetual Altas, NBL Pilipinas para sa team ng Paranaque Aces, at MPBL para sa team ng Paranaque Patriots. At sa paglalaro nga nito sa MPBL para sa team ng Patriots during the 2024 MPBL season ay nag-average nga po ito ng 12.7 points per game, 5.7 rebounds per game, 4.5 assists per game, and 1.5 steals per game. So kaya pala kinuha ito ng TNT. Ayon din sa TNT team manager na si Jojo Lastimosa, he is a young guy and we see a lot of potential in him in Cebu during our preseason run. We like what we saw and we want to keep him. Dagdag pa nga nito, who was also instrumental in bringing Aurin to TNT. So si Rason ay sa tingin nga rin raw nila ay po pwedeng maging kapalitan or kapalit ni Jason Castro at the point guard position. We'll be right back.